36 years old na ang konstitusyon ng Pilipinas. Kung tao to, millennial. Pwedeng pamilyado na, may dalawang anak, maganda na siguro ang posisyon sa trabaho. Pero kahit millennial, thunders na ang tingin ng iba rito. Hindi na rin kasi makasabay sa modern times. Ano? Sino nagsabi na hindi nakakasabay ang millennials sa modern times? Millennials kaya naka-experience ang transition from analog to digital. Pero hindi ng topic natin, kaya huwag kayo matrigger. Constitution. Cha-cha. Hindi na raw nakakasabay sa modern times ang kasalukuyang konstitusyon, kaya kating-kati itong palitan ng mga kongresista. May pag-aaral din kasi na nagsasabi na ang average age ng bawat konstitusyon ay 19 years bago ito amyendahan para makasabay. Baka naman tama si na congressman. Pero yun ba talaga ang dahilan? 1987 nung ipanganak yung konstitusyon natin, panahon ni Cory Aquino. Fresh pa yung unang EDSA Revolution, yung nagpatalsik sa diktador. Kaya considered ito ng iba na anti-Marcos Constitution. Kasi nandito yung provision na mas pinahigpit para sa isang presidente na mag-declare ng martial law. Kasi nga naman. I signed Proclamation Number 1081. Pero bago tayo manosebleed sa malalimang diskusyon, ano ba muna ang konstitusyon? Saligang batas ang tawag dito. Dito nakabase ang lahat ng batas na meron tayo, pati na yung mga susunod pa. Kasi kung hindi, unconstitutional yun. Magagalit ang Supreme Court. Pero hindi naman ito nakaukit sa bato, mana 10 commandments. Pwedeng palitan yung ilang nilalaman nito. Tawag doon, amendment. O baguhin yung buong konstitusyon. Tawag naman doon, revision. Nakalagay mismo sa konstitusyon yung mga paraan para gawin ito. Una, pwedeng mismo mga senador at kongresista ang gumawa nito. Dapat 3/4 ang boto. Tawag dito, CONAS o Constituent Assembly. Pwede rin CONCON, Constitutional Convention. Dito ihahalal natin yung mga delegado na mag-aamyenda sa konstitusyon. Pwede rin PI. People's Initiative, hindi PI. People's Initiative. Dapat 12% ang mga registered voters at 3% kada legislative district ang pumirma na gusto nilang baguhin ng ilang probisyon ng konstitusyon. Hindi naman bago ang pagtatangka sa pagbabago ng konstitusyon. Karamihan sa mga presidente pagkatapos ni Cory, may sari-sariling effort. Noong panahon ni FBR, nandun yung pirma. Balak sana gawin tayong parliamentary system. Panahon ni ERAP, may Concord. Binalak naman ang payagan ng foreign ownership sa lupa, mass media at iba pa. Nung maupo si Gloria, marami uling sumubok. CONAS, CONCON, People's Initiative. Basta mabago ang konstitusyon. Noong panahon ni Pinoy, may mga congressman din nagbalak amyendahan o palitan ng konstitusyon. Pagpasok naman ni President Digong, binalak yung federalism. Pero ganun pa rin, hindi natuloy ang charter change. Sa Pilipinas, cha-cha ang tawag dito. Parang yung sayaw. Appropriate din naman kasi may pagka-atrasabante rin yung history ng charter change sa atin. Ilan sa mga pasimuno nito ngayon, dalawang batikang artista na pumasok sa politika. Sina Senador Binoy, Robin Hood, saka si Congressman Goma. Kung papogian lang, approve na siguro tayo sa cha-cha na gusto nila. Pero ibang usapan itong pagbabago ng konstitusyon ha. Hindi ito tulad ng eleksyon na nadadaan sa papogian. Pero tulad ng eleksyon, magastos ang pagbuo ng CONCON. Base sa proposal sa lower house, 7 buwan ang trabaho ng CONCON na may 316 delegates. Bawat isa susweldo ng 10,000 kada araw, halos dikit sa monthly minimum wage dito sa NCR. 316 delegates, 10,000 kada araw, 7 buwan. Lahat yan galing sa bulsa ng taong bayan. Mag-math na lang kayo. Sakaling ma-push na to, dadaan lahat sa plebisito. Ibig sabihin, ang taong bayan, ikaw at ako ang may final say. Pero wait lang uli. Bago kayo maging feeling powerful, isang tanong lang. Gaano ba natin naiintindihan ang konstitusyon? But don't worry, hindi naman lahat ng mga politiko henyo pagdating sa konstitusyon. May mga ambisyoso lang talaga, mga gustong patagalin yung mga sarili nila at pamilya nila sa kapangyarihan at palakihin ang kanilang political dynasty. Pero ibang topic na yon, next time. Basta tandaan, pabusisi and cha-cha. Hindi pwedeng charot-charot lang. Uy, maraming salamat sa panonood ng video.
Sana may natutunan ka tungkol sa tsadya at kung gaano ito kakomplikado at kagastos. Kung curious ka naman sa totoong laman ng konstitusyon, lalagay ko yung link mula sa official gazette sa description sa baba. Kung nagustuhan mo itong video, like and share mo naman para mas maraming makakita. Subscribe ka na rin sa channel para updated ka kada may bago kaming upload. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat ulit!